Umaasa ngayon ang Pilipinas na susunod ang China sa mapagkakasundo ang Provisional Understanding sa Ayunin, Seoul, sa kabila ng patuloy na panghaharas ng mga ito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Tunghayan ang balita mula kay Alvin Pelobello. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng Department of Foreign Affairs o DFA para sa taong 2025, binuksan ng mga mambabatas ang patuloy na posisyon ng Pilipinas pagdating sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kinwestiyon ni House Deputy Minority Leader at Acting Transportalist Representative Franz Castro kung saklaw ba ng naturang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at ng China ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. No, na makapangisda diyan. At ito nga yung problema natin dito sa intensifying yung aggressiveness ng China dito sa West Philippine Sea. Sagot ng DFA, posible para umabago ang provisional understanding kaya tumaas ang gobyerno ng Pilipinas na susunod ang China sa napagkasunduan. Wala rin daw apektado sa anumang uri ng posisyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo dahil sa provisional understanding. Just 2 points on the first, the understanding, which is provisional, and therefore it can be also subject to improvement. Particularly concerns yung resupply of the Ayungin Shoal. Secondly, I can say that none of the national positions were affected. In other words, we have maintained the national position of the Philippines on every. So that's what I can say. Thank you. Dinipensahan din ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pinakabagong pagpapakawala ng flare ng People's Liberation Army Air Force ng China. Iginit ni Manalo na mananatili ang Pilipinas sa mga diplomatiko at mapayapang paraan ng pagresolba ng issue sa South China Sea na base sa deklarasyon ng international laws. Bukas din daw ang DFA sa anumang diskusyon sa gobyerno ng China kaugnay sa patuloy na pangaharas at mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Now, since especially in the light of the agreement or the understanding sa UN, we're trying to calm the waters, incidents like this, I think, don't help. We spoke with China, we negotiated with China. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. Ang provisional arrangement ay bahagi ng bilateral consultation mechanism sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Bahagi ito ng pag-uusap sa pagitan ng DFA ng Pilipinas at sa kanilang counterpart sa China upang maresolba at mapababa ang tensyon sa South China Sea. Nangyari ang huling bilateral consultation mechanism sa pagitan ng Beijing at ng Manila dito lamang Hulyo upang igiit ang posisyon ng parehong bansa sa South China Sea. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.